Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inihayag ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang patuloy na paglakas ng El Niño phenomenon sa bansa. Mula sa dating weak category, ngayon ay nasa moderate ang kondisyon ng El Niño at inaasahang lalakas pa sa mga susunod na buwan. Sa pagtaya ng Weather Bureau, maaaring lumawak at mas maramdaman ang epekto ng naturang weather phenomenon pagsapit ng buwan ng Oktubre kasabay ng pagtatapos ng habagat season. Inaasahan naman ang paglakas pa ng El Niño sa unang bahagi ng 2024 o mula buwan ng Pebrero hanggang sa buwan ng Abril. Sa pagtatapos ng buwan ng Disyembre ay inaasahang mararamdaman na ang tagtuyot sa 46% ng bansa o nasa 39 provinces sa Luzon at 36 provinces sa Visayas. Tila mananatiling panaginip na lang ang pagnanais na maibaba sa 20 pesos per kilo ang bigas sa bansa. Inamin ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na posibleng maibaba ang presyo ng bigas kung magtatagumpay ang planong pataasin ang produksyon sa sektor ng agrikultura. Dagdag ng kalihim na kapag mataas ang produksyon ay malaki ang posibilidad na bumaba ang presyo, hindi lamang ng bigas kundi maging ng ibang mga produkto. Kailangan din anyang maitaas ang purchasing power ng mahihirap na sektor upang umabot ang hangarin na maibaba ang presyo ng bilihin. Binigyang diin pa ng NEDA Chief na matagal ng panahon na pabayaan ang sektor ng agrikultura at ngayon lamang anya nabibigyan ng pansin ng gobyerno sa interes ng mga magsasaka. Gumawa ng kasaysayan ng bansang India bilang kauna-unahang bansa na nagpalapag ng spacecraft sa Lunar South Pole. Nagbunyi ang mga mamamayan ng naturang bansa sa matagumpay na paglapag ng Chandrayaan 3 spacecraft sa South Pole ng buwan. Bandang 6:04 ng gabi nang lumapag ang Chandrayaan 3 sa katimugang bahagi ng planeta. Sa kabila ng kahirapan ng bansa, nakipagsabayan ng India sa tinaguriang space powers gaya ng Estados Unidos at Russia. Nabatid na $74.6 million ang ginastos ng gobyerno para sa naturang space mission. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.